ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ang buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realita? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasyang pag-iwa sumama sa karamihan. Diyak ikaw ay mali, maliligang din naman sa karamihan. Ikaw ay maliligaw. Hey. Yan ang di sa depo, yan ang ginapin ang buong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindigan. Ikaw ang hindi sa depo. Pipilitin na mag-saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral. At magkakatoks-katoks ka pa sa lingkong iba. Sana ka naman sa daging daan. Baka sa pitong araw ka marating. Gano'n malisip hanggang huli. Oras, araw at panahon. At totohan at to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Depon ikaw ay sila muli. Yan ang di sa depo. Yan ang ginatin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan. Naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Wala ang welcome bagay na pinagabalahan. Lekon, alamin natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisip ng kasagutan. Nahagil ang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yan ang di sa depo. Yan ang ginagin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan. Wala ko, 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 wala
Okay, so magandang gabi sa lahat at muling nagbabalik ang Debaters Convention Live. At meron na naman tayong debate ngayon, napakaganda. At ang maglalaban ngayon between Malaya Faith and Seventh-day Adventist. So ang haharap bilang SDA si Fernando Camacho, isang first speaker natin ngayon. At si Umbril naman ang ating second speaker, isang Malaya Faith kung tawagin. At ang kanilang topic ay kailangan pa ba ang relihiyon? Ayan. So bago natin simulan yung ating debate ngayon, syempre pakilala muna yung ating debater at baka yung iba hindi pa nakakapakilala ng ating mga debater ngayon. So umpisan mo na, first speaker. Yes, sa panig po ng Seventh-day Adventist, naririto po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. Titindig po sa paksang apermatibo, kailangan pa ba ang relihiyon? Okay po. Ako so, dadako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Umbriel Joseph Profeta Ramos, sang Malaya. Yan. Okay, so that is Umbril. At dito ko na binubuksan ang ating debate. At bago yan, gusto ko lang ipa-confirm sa dalawa at hindi naman sila bago dito sa ating Debaters Convention para mabilisan tayo. Sumasang-ayon ba ang dalawang ang first speaker sa ating DevCon rules? Yes sir, sumasang-ayon po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker sa DevCon rules? Yep. Okay. Po. So that's it. Yung ating confirmation. At sisimulan ko na. 10 minutes para sa iyo, Bro Fernando Camacho. Okay, your time start now. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, naririto na naman tayo upang tumindig sa isang paksa na atin pong patutunayan na kailangan pa ng tao ang relihiyon. Ganun pa man, harap po natin na sa pag-uusap na ito ay maating maparangalan, maitaas ang dakilang pangalan ng atin pong Diyos na pinaglilingkuran. At gayon din, pinasasalamatan natin ang kabuuan po ng Debaters Convention Group sa kanyang mga opisyales, ganun din sa mga member nito at sa mga sa lahat ng mga debaters na kasama namin ngayon dito sa platform at dyan po sa comment section. At mamaya po sa katapusan ay isa-isain ko po ang aking pasasalamat po sa inyo. So, at syempre, hindi matutuloy ang debating ito kung wala ang akin pong pinagpipitagang kaibigan, ang kapatid na Umbril Ramos, ayan, na isang malaya. Ayan, ano? So, isang karangalan po, kapatid na Umbril, na gumawa ng intro ng ating DevCon at kayo po ay makadaupang palad sa pag-uusap na ito. Okay, mga kaibigan, sa akin pong pagtindig na kung kailangan pa ba ng tao ng reliyon, ang sagot po natin, yes, kailangan po natin ng reliyon. Wala pong mananampalataya na hindi nagre-relihiyon, mga kapatid ko. Ano? At ipinapag-anyaya rin ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, na ang tao ay dapat po na pumasok sa relihiyon. Dapat siyang mag-response sa panawagan ng relihiyon. Pero bago yan, nais ko munang usisain, ano nga ba ang kahulugan o ibig sabihin ng relihiyon? Mula sa panlabas na katibayan hanggang sa panloob na katibayan ng banal na kasulatan. Dito po sa Merriam-Webster, pag tinignan niyo po o itinaip ang salitang religion, lalabas po dyan, yan daw po ay the service and worship of God or the supernatural. Dito naman sa Cambridge Dictionary, nakalagay po rito, the belief and worship of a god or gods. Ayan. So, any such system of belief and worship. So, dito po binabahig ng mga diksyonaryo ang ibig sabihin ng reliyon, mga kaibigan. Tandaan po natin, ang reliyon po
ito po ay kumakahulugan sa kabuuan ng pagbabalik loob, lalo na pag Biblia po ang pinag-uusapan. Pagbabalik loob sa may kapal na siya pong lumika sa atin. Ito po ay isang sistema ng pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos na mayroon pong kaakibat na pagsamba at mga gawaing pangpananampalataya. Yan po ang ibig sabihin ng reliyon, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, gusto kong usisain din natin ano ang etymology ng salitang reliyon. Binabanggit din po sa atin ng iba't ibang mga aklat ng ibig sabihin o ng reliyon ay mula sa salitang Latin na lere, relegare. No? Dalawang salitang Latin na relegare. Kapag sinabi pong relegare, oh, ito po ay pinagsama mula sa dalawang salita na re at legare. Nang ibig sabihin ng re ay muli, legare, ang ibig sabihin naman ay unite, ano ho, o magkadugsong, ano ho. Kaya pag sinabing relegare, oh, na siyang pinagkunan ng salitang reliyon, muling pag-uugpong, muling pagpapanumbalik, muling pagdudugtong. Ayan, yan po ang old Latin ng salitang reliyon. Na sa mga makabagong Latin naman, mababasa naman po niya yan na relegio. Ayan, ano ho? Relegio. Ngayon, kung ang ibig sabihin sa salitang Latin ng reliyon ay religare o muling pag-uugpong, ano ang pag-uugpungin? O, kung ang ibig sabihin nito ay muling pagpapanumbalik, ano ang pagpapanumbalikin? Matataan ho natin ang kasaysayan ng Biblia nang nilikha ng Diyos ang tao ay ginawa ang tao na napaka-espesyal sa paningin ng Diyos. O, ginawa ang tao na walang kamatayan. Ginawa po ang tao na mayroong kamalayan sa daigdig na ito. Kanya lang, dahil sa kasaysayan ng pagpasok ng kasalanan, kung saan ang Diablo ay kumilos upang tuksuin si Eva at si Adan, pumasok ang kasalanan. At dahil dito, nahiwalay ang tao sa Diyos. Isaias 59, talatang 2. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano ho ang sabi? Nang dahil po sa kasalanan, napalayo ang tao sa Diyos. Pero kagandahan nito, mga kapatid, mga kaibigan, samantalang ang tao ay napalayo sa Diyos, makikita pa rin natin, mga kapatid, na ang Diyos pa rin ang patuloy na lumalapit sa tao. Mapapansin ninyo nang magkasala si Adan at Eva, gumawa sila ng panapingyari sa dahon ng igos upang mapagtakpan ang kanila pong kasalanan sa Diyos, upang mapagtakpan ang kanilang kahubaran. Ang tawag ho dito, man-made religion, na gustong ipakita ng mag-asawa na hindi sila kahiyahiya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Subalit napapansin din ninyo na Diyos ang gumawa ng kanilang panapi, yari sa balat ng hayop. Naniniwala po kaming mga Adventista na ang balat na yon ay mula sa balat ng tupa o ng kordero. Ano? Kaya, kauna-unahang nagkaroon ng pagbububo ng dugo doon sa halamanan ng Eden, na kung saan kinuha ang balat ng hayop, ginawing panapi sa mag-asawa upang mapagtakpan ang kanila pong kahubaran sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ang tawag dito, mga kapatid, God made religion. Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang ang tao
ay upang ang tao ay muling maibalik sa ating Panginoong Diyos. Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang mapagtakpan ang ating kahubaran sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapapansin ho natin, mga kapatid, na binabanggit doon sa 1:3-16, gayon na lamang anya ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bago magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon ng inilapat na aanino rito. Ito yung mga paghahandog ng mga tupa. Ano? Nang ibig sabihin, ang programa ng Diyos, no? Ang siyang pa rin masusunod. Yung kanyang programa, ang siyang masusunod upang ang tao ay muling maibalik, no? Sa kanyang nawalang relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng pagkakataong tao ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkakaroon ng katuparan ng mga hula sa lumang tipan na tayo ay mapapanumbalik sa ating Panginoon. Kaya sabi doon sa isang talata ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, na gusto ng ating Panginoon tayo'y magpanumbalik sa ating Panginoong Diyos. 20:21 ng aklat ng Magawa. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nating talikdan ang ating kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kailangan pa ba ng tao ang relihiyon? Kailangan ho. Ano ibig sabihin ng relihiyon? Muling pag-uugpon. Kapag sumampalataya tayo at magsisi sa ating mga nagawang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, muli tayong maibabalik doon sa nawala o nawaglit nating relasyon sa ating Diyos Ama. Kaya sa pagkakataon pong ito, kailangan ng tao ang pagre-relihiyon. Ano ho? Ayan. Yan po yung unang bahagi ng ibig sabihin ng salitang relihiyon mula sa salitang Latin na religare. Salamat po. Okay, diyan natatapos ang ating first speaker, Bro Fernando Camacho. At dadako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Brother Umbril, your time start 7 minutes now. Okay. Ano ang mga basis ng isang reliyon? Ay, basis ng isang reliyon, yun na nga po, katulad ng akin pong binanggit, ito po ay kumakahulugan sa isang sistema ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos, pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos na mayroon pong kaakibat na pagsamba at mga gawaing pampananampalataya. Ayan po, pansamantala, yan yung ating matutugon doon sa maganda po ninyong tanong. Okay, okay. Ano ibig sabihin ng explanation? Explanation? I think out of topic, Mr. Moderator. Okay, so what is intelligence? Out of topic po. Out of topic. Okay, kasi religion to, no? So what is the purpose? What is the first purpose of religion? Opo, ang purpose po ng relihiyon, katulad po ng ating ipinaliwanag mula sa salitang Latin na religare, muling pag-uugpong, ang purpose po niyan o ang main purpose ay muli tayong maiugpong sa ating pong Panginoong Diyos Ama. Ayun, muli tayong makapagpanumbalik, katulad ng una. Okay, what is the roots of religion? Saan galing ang religion? Ang reliyon po ay galing sa ating pong Panginoong Diyos. Siya po ang gagawa ng kaparaanan upang ang tao'y maiugpong sa Diyos. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Juan 1:29, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Okay. Paano mo malalaman ang isang bagay na nagsisinungaling o let's say mga tao? Kapag sinasabi ng tao, ayon sa Biblia, kapag sinasabi ng tao na siya hindi nagkasala, ay nagsisinungaling ang taong ito.
isa po yun sa ibig sabihin ng inyo pong tinutukoy. Okay. Ano ang ibig sabihin ng respeto? Respeto? Medyo malawak po yan, ano? Respeto sa kapwa, respeto sa Diyos. Pagbibigay galang, siguro, doon kumano muna bibitawan yung kahulugan niya sa bagay na yan. Ano ang ibig sabihin ng takot o fear? Sa banal na kasulatan, yun pong pagkatakot sa Panginoon, yun pong pagsunod sa kanyang mga utos. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Ecclesiastes. Sa Old Testament, meron po ba ito binanggit na tungkol sa impyerno? Sa Old Testament po? Apa? Maybe parang wala akong mahuhugot na talata ngayon, ano? Pero naniniwala tayo na yung hindi sasampalataya, hindi makakapagpanumbalik, ay mapupunta sa kapahamakan doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Yan okay. Po muna pansamantala. Okay. Nasabi ba ng buong detalyado ang ibig sabihin ng unawa dito sa Biblia? Detalyado po? Sa Bible? I think yung tanong po ninyo ay hinahagila po kung papasok po sa paksa. Siguro po, next question na lang po. Okay. Meron ba mga contradiction sa Bible? Ano po? May contradiction ba tayo sa Bible? Hindi kami po naniniwala na ang Biblia ay mayroong contradiction. Pero kung meron man, hindi rin po yan ang atin pong paksa. So, ibig sabihin, kung ito ay salita ng Diyos, ang salita ng Biblia ay perfecto. Tama po, perfecto po yan. Ano? At kung meron man kayong mabasa, dyan sa mga translation lamang po ang ating mapapag-usapan. Kaya nga lang po, bagamat kaya natin sagutin, ay wala sa paksa. Okay. Sino ang gumawa ng relihiyon? Ang gumawa po ng relihiyon ay ang Diyos mismo, siyang angkop na relihiyon upang ang tao ay muling maibalik sa ating Panginoong Diyos. Yan po ay programa po ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakasugo sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Si God, si Yahweh, gaano katagal tumatagal ang kanyang galit? Ang kanyang galit po ay tumatagal kapag ka ang tao ay hindi nagpanumbalik, ilalapat niya po yung kanyang galit. Kaya sabi sa atin doon sa Kawikaan 1, ano, kapag ka ang tao ay tumanggi, no, sa kanyang saway, ay igagawad niya yung kanya pong galit. Ano, sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, magtamasa tayo ng buhay na wala hanggan. Kawikaan 1:25 hanggang 28 po yan. Okay, kasalanan po ba ang pagiging seloso? Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay seloso pero hindi naman siya nagkasala. Mm-hmm. So, siguro hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat. Okay. Ang reliyon ba ay nakaka-cause ng racism? Kaka-cause ng racism? Hindi ko masyadong mahagip. Ano? Malalim naman ang tanong ninyo, kapatid. Siguro, abangan ko na lang mamaya kapag pinunsin po ninyo para mahagip ko ng maayos. Okay. So, nasan na tayo? May oras pa? Lalo ko na tanong, ha? Hello? Yes? Hello? Saka, nag-play yung aking ano eh. Sorry. Narinig yung ako? Dinig. Okay, nag-play yung kabilang ano ka. So, what is holy? Holy?
Andiyan po tayo tinatawag ng ating Panginoon. Kapag tayo muli at time na. Okay. Thank you, okay. Sir Umbrel. Okay, so dyan natatapos ang ating first cross at dadako tayo agad-agad sa stand ni Umbrel. 10 minutes para sa iyo, bro, para sa Malaya Faith na ang topic okay. ay kailangan pa ba ang reliyon? So, your time start now. Okay, binabati ko muna kayo lahat, especially to si Fernando Camacho. No? Actually, si Fernando Camacho, matagal ko na ito nakakausap, naging kaibigan ko to, at ito to, isa to sa pinaka-idol ko rito. Yan, hindi ako nagbibiro, totoo yan, alam niya yun. So, okay, una tayo. Sinabi ko na nila, ano ang basis, di ba? Ano ang basis ng religion? Pero pag ako tinanong niya, ang basis ng religion, wala nang iba kung hindi ang fear. Bakit? Puro katakutan ang binibigay ng reliyon, hindi ang tunay na unawa. And the real meaning of fear will always be lack of intelligence. Yan. Hindi natin maunawaan ang isang bagay. Kasi kapag tayo nakakaunawa sa isang bagay, malakas ang ating loob. Kaya sabi ko, yung fear na yan, yung basis na yan, tagilid sa malaya. Sa amin, napakalakas ang loob namin sa mga bagay. Halos lahat ng mga bagay na alam namin. Natural, kung hindi ko alam yung bagay, hindi ko natatakot ako. Kaya nagkakaroon, ang reliyon po, ang cause po nito usually, it's supposed to be educational. Edukasyon. How come hindi klaro ang binibigay ng tao? Pumapit tayo po, sinakop tayo ng ibang bansa, para po, bigyan daw tayo ng tunay na aral. Kasi si Kristo ay nagbibigay talaga ng tunay na aral. Eh bakit ganun? Kung tayo, kung totoo ang reliyon, bakit nagkakagulo-gulo tayo? Yan. Kasi po, ang malaya po, hindi ko po tinuturo ang fear. What we do, what I teach, will always be respect and values, halaga. Halaga ng bawat isa sa atin. Halaga kung ano yung position mo. Nawawala po sa reliyon yan kung titingnan natin. Tapos sabi niya, kanina, gawa daw ng Diyos ang reliyon. Ang tatanong ko, saan damakma ang reliyon? Sino founder nyo? Diyos o tao? Diba tao? Klaro. Kaya pag sinabi nyo, sasabihin nyo sa akin, ang sasabihin nyo sa akin na Diyos ang gumawa ng reliyon, sa mong reliyon? Napakarami ninyo. So, confusion. May sumasabat? Roots. Sabi ko, lies. Para nyo malalaman ang isang bagay o isang tao na nagsisinungaling. Do you know, guys, that every time we tell lies, there's one part of our body reject. Says who? Says me. Says the malaya. So, ibig sabihin, every time we tell lie, nakikita na yan sa tunay na kamalayanan. Isa pa. Ito ang pinaka-basis. Contradictions. Pag meron peke, na tao nagsasalita, hindi po detalyado, hindi tumbok. Dalawa, sagot. Sandamakmak ang sagot. Yan. So, ano ba nga ibig sabihin ng, sabi ko kanina, respeto? The real meaning of respect will always be boundaries. Why? We do respect things because we know the values of it. Whereas, if you ask me, they forgot to teach the real values of everything here in this world. Religion doesn't teach any values at all. Instead, they're focused on the fear of the people. Now, once we're talking about the fear, sa loob ng katawan pa lang natin, it produces a lot of bad chromosomes. Yan. Saka yung mga maraming bagay na nararamdaman tayo, di ba? Nalalambot kayo, so ibig sabihin, lason to. In the physical world, same thing. Same thing, guys. Kada tayo natatakot, nalalambot tayo, gano'n. So nararamdaman natin sa katawan natin. Nagtitrigger to ng lahat ng klase ng sakit natin. Pinanghihinaan ng ating katawan. Okay? Sheol ang sinabi dito sa Old Testament.
walang binanggit dito ang impyerno. Although may similarity sila, pero hindi kailanman sinabi ang impyerno na detalyado katulad sa New Testament. Conflict na sila. Diba? Yan, sabi ko, contradiction. Bah, sabi natin, perfect ang Bible. How come there's a lot of contradiction dito sa Bible? Sasabihin natin, kung ako pa tatanungin nyo kung ano ang nakasulat sa Biblia, a lot of people believe that this world is just like a circle, globe, sphere. No. And I can literally explain in the Bible that the our world is flat. How come? How come bumagsak sa physics ang Biblia? Akala ko ba edukasyon ang dinala natin? Hindi, panluloko. Now, do we have the evidence of everything that we says in the Bible? Be honest, guys. Have you seen it in your physical world? None of this. Okay? Sasabihin ko, ang Biblia literally is a mistake. But metaphorically, may tama ang Biblia. Bakit? May pinapahiwatig po sila dito sa sulat ito. Yun ang uunawain natin. Kaya sinabi rito sa Biblia, walang salitang unawa rito talaga. Period. All book of faith. Wala silang sinabi unawa. Pati tinatago ibig sabihin ng unawa. Kung tunay kayong maka-Diyos. Hindi, tinago ninyo guys. Tinago ng religion. Ayaw, because they don't want us to learn. Sinakop nila tayo. Nagpalason tayo. So religion is one of the poison things in this world. You can literally see this one to all the nations. You always fight because of what? Fake things. And that is the biggest problem here in this world, the fake things. You cannot produce. Why? There is no such thing as like that. Because the one who wrote the Bible, napakarami pa. Ito pa pala yun, no? Ang daming writer ng Bible. It's supposed to be one. Di magkakagulo-gulo. I am a writer as well. That's why I said that one. Pag iba na, nagsalaysay niyan. Iba-iba ng utak yan. Manwala kayo. Kagulo-gulo na yan. Kapag sinabi niyo, walang contradiction sa Biblia. As malaya, napakarami. And that is the truth. Yan, totoo yan. Biblia ang basehan natin. That's one of the reason why I left sa Catholic. I am a Catholic before. But all the things that I've seen is all contradictions. I have my own thoughts. God gave me this one. And I have my own eyes. God gave me my own senses. Totoo yan. So nobody can dictate you guys. Believe in yourself. Do not believe in a lot of things. You can see it through yourself. Why don't you guys use your own natural senses? Tinatanggalan po nalang tayo ng diwa. If you do really believe in Christ, like what Jesus Christ says, katotohanan ng aking sinasabi, it means literally that is right. Why? Because he's talking about in a metaphoric words. Like what I said, Bible says something metaphorically. But literally, Bible was really a mistakes. Can you see a talking donkeys? No. Can you see someone who got can walk in water? None. Have you seen a talking snake? None. Obviously, this is all symbolic. Snake means power. Snake means medicine. Medicine cures, medicine kills. Obviously, doon pa lang sasablay ng Biblia sa akin pa lang. What more, doon sa maraming totoong nagsasaliksik. Kaya tayo nagkakagulo dito sa buong mundo because of all the lies, informations. Mali ang impormasyon sa atin. Dapat nga mahiya itong mga nagpasok sa atin ng reliyon dito sa buong mundo. Akala ko edukasyon, pagmamahal.
Ang tunay na unawa ay pag-ibig, pagmamahal. Ang pag-ibig ay tunay na paglikha. And yet you are destroying my world, our world, physically, emotionally, spiritually. The real meaning of this spiritually will always be inspirational thoughts. Tayo, anong inspirasyon nyo? Yun iya. Thank you. Okay, so that is Malaya, Umbril. At bibigyan ko ng 7 minutes si Bro Fernando Camacho para sa pagtatanong. Bro Fernando, your time start now. Okay, sorry. Thank you. Okay, my first question ay Brother Umbril, mali ba ang pagre-relihiyon? Yes. Okay. Kung mali ang pagre-relihiyon, ano ang kamalian nito? Aba, marami. Unang-una, yung sinabi mo kanina sa akin na ano ba yung pagka-separate ng mga tao sa Diyos, they already separate us from God, the real God itself. That's why we are divided, because of those things. Belief. Lies. Okay, next question. Mali ba na ang tao ay muling maibalik sa relasyon niya sa Diyos? Well, kung tatanungin mo ako about sa religion, mali. Because they don't teach the real values of it. Okay. Kayo po ba, kapatid na Umbril, naniniwala po ba na may Diyos? Yes. Naniniwala rin po ba kayo na ang tao ay nagkasala sa Diyos? Nagkasala sa Diyos? Well, kapag walang kamalayanan, walang malay, yes. Mm-mm. Okay. Kung ang tao ay nagkasala sa Diyos, paano siya maibabalik uli sa Diyos? Sa pagiging totoo. Okay, paano po yung pagiging totoo? Well, edukasyon. Bigyan natin halaga ang bawat isa. Paalam ang tunay na kahulugan ng edukasyon. Okay, ano po ang ibig sabihin ng sinasabi po ninyong tunay na edukasyon sa pagpapanumbalik natin sa ating Panginoong Diyos? Aba, marami yan. Yung halaga, sinasabi ko nga, no? Yung values, telling yung ebidensya, real existence. Okay. Kamalayanan. Okay, next question. Sabi sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ibinigay upang ang tao ay maligtas. Tinatanggap niyo po ba na si Jesus ang Kristo? Yes. Okay. Metaphorically, yes. That's why I said a while ago, metaphorically, Bible is right. Literal, tinatanggap niyo po ba si Jesus ay Kristo? Hindi. Nag-guess niyo? Okay. Kayo po ba, Brother Umbril, ay sumusunod ba sa mga utos ng Diyos? Halimbawa, yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, etc., etc. Sumusunod po ba kayo roon? Well, kung titingnan mo sa New Testament, kung titingnan natin, isa lang salita nun, pag-ibig, pagmamahal, pag-ibig, unawa, yun na yun. Yes, yes. My question is, ano, sinusunod niyo ho ba yun, yes, o hindi? Yes. Ayun, tunay thank na sumunod you. Ng tunay na malaya. Okay. Yun ho bang malaya, yun ho bang mga malaya, susundan ko naman yung term ninyong malaya. Mm-hmm. Yan po ba ay pinagpapanumbalik ng ating Panginoong Diyos o hindi na? Ba, kung titingnan natin tunay na kamalayanan, yes, kakaroon kayo ng mataas na malay. So, ibig sabihin, yung mga malaya ay hinihimok ng ating Panginoong Diyos na magbalik loob sa Kanya, tama po ba? Yes, indeed.
Okay. Kayo po bilang malaya, nakapagbalik loob na po ba kayo sa Diyos? Matagal na. Okay. Hindi ba ang ibig sabihin ng salitang reliyon ay mula sa salitang Latin na religare, na muling pagbabalik loob sa Diyos? E di sa makatwid, kung kayo'y nagbalik loob sa Diyos, nagreliyon po kayo. Hindi po. Ibang reliyon ang sinasabi na. Bakit? Dahil this is what you call cult culture. Look at the root word, cult. Kulto. Galing ang reliyon. Mm-hmm. Ulitin ko lamang po, sabi po ninyo, ang ibig sabihin nga ba ng reliyon ay kulto? Tama po bang pagkarinig ko or mali? Paki-check po. Okay, the safest term for the religion will always sa paniwala will always be religion. Sa cult. Safest term yan. Okay. So ang root niyan will always be cult. Okay. Pwede niyo ba akong mabigyan na share ng ano ng ang religion ay kumakaulugan din sa cult? Yes. Okay. Okay. Okay, first of all, saan ba galing to ang reliyon? Lahat to galing to sa salita ng mga tao lamang. Tao na pinagsasamba kung saan-saan. Ngayon, sa Christianity pa lang, ang pinaka-root ng Christianity, titingnan natin, will always be the Catholic itself. And how can humiwalay kayo? Dahil there is something wrong. You discover something. You be praising the worship God. The sun God. Diyan nila kinuha yan. Kung titingnan natin ang mga pattern pa lang sa storya, mythologies and whatever, pare-parehas ang pinanggalingan nito. So how come you will not going to say that the religion is not a cult? Okay. Ayun, thank you. Okay, so any reference, Sir Ombril, na yung religion ay kumakahulugan sa cult? May reference po ba tayo? Marami, napakarami. Basis ko, will always be the pattern, same patterns of all mythologies. Literature references, meron po? The story of the Horus, the story of Greek mythologies, Egyptian pwede mythologies. Pwede po bang pakibasa, Sir Ombril? Yung religion? Okay, I was just going to tell you a story about Zeus. No? Time. Okay. 7 minutes time. Yeah. Thank you. Okay, so dito nagtatapos ang ating first stage ng debate. At sa mga bagong pasok, at maganda, meron tayong 20 viewers at shoutout sa nagbigay ng ating stars, si Bro Eric Dignos. Ayan, salamat sa pagbibigay ng stars ng DevCon. At ang topic natin ngayon, kailangan pa bang relihiyon? Ang first speaker natin si Bro Fernando Camacho, yung second speaker natin si Umbril. So magbabasa muna ako ng content comments. Shout out kay Nadim Ney, kay Ronzen de la Cruz, kay Bro Ali Javier, sabi niya tagilid na si Umbril sa title pa lang. Sabi naman ni Eric Digno, shout out FB page End Time Prophetic Utterance. Yan. At sabi ni Ronzen de la Cruz, God bless po, Bro Fernando. Sabi naman ni Ann Tokin, go, Umbril. At saka si Carlo Gregorio, di na yan makago out of topic eh. Sabi ni Chris Mendoza, nasa pool mo, Umbril, religion poisons everything. At yan naman talaga ang totoo. Sabi ni Lois Voltaire M. Garcia, ha? Ang root ng religion ay ang Roman Catholic? Yan. At sabi ni Court Rosaluna, sabi ko naman sa iyo, Bro Umbril, maghanda ka ng libro reference nakatutok sa screen. Ahaha. So yan lang muna mga kapatid at dako tayo sa ating rebuttal stage. Ayan. So Bro Fernando Camacho, another 10 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay, thank you po. Sa akin pong rebuttal stand mga kapatid, ano ho? Ay gusto ko humakita ho ninyo na hindi na natin mababali ang kahulugan ng salitang reliyon na ito ay pagpapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga tinanong natin kung ang kapatid na Umbril ay naniniwalang may Diyos, sabi niya yes, at kung ang tao ba ay nagkasala,
Okay, so pas positibo ang kanyang tugon. Then, kung siya ba ay nagbalik loob, sabi po niya, yes. So meaning, nagreligion po ang kapatid na umbrel. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng salitang reliyon mula sa salitang Latin ay relegare, umuling, pagbabalik loob. Yun. Kaya nga sinasabi ho natin, mahalaga sa isang tao ang pagre-reliyon. Ayaw man natin sa hindi, kapag tayo'y nagpanumbalik sa Diyos, tayo po ay nagre-reliyon na. Ayaw, no? Dapat maunawaan po natin yan. Ang itinitindig ko ho rito, mga kaibigan, yung tamang pagre-reliyon. Hindi yung maling pagre-reliyon. Kasi may punto ang kapatid na umbril, talaga namang ang pagre-reliyon kung minsan ng iba, ginagamit as a poison. Bakit? Katulad sa aking unang presentation, mayroon pong dalawang uri ng reliyon, yung man-made religion at God-made religion. Siyempre sa pag-uusap na ito, ang aking itinatayo, hindi yung man-made religion, kundi yung God-made religion. Yung kaparaanan ng Diyos upang ang tao ay muling maibalik sa Kanya. Kaya kung ang kapatid na umbril ay nagbalik loob sa Diyos, nagreligion po siya. Yun po ang maliwanag po riyan. Ngayon, no? Puntahan natin yung binabanggit na unawa sa Biblia. Doon sa Kawikaan, talata kapitulo 9, talata ay Jesus, ganito ho ang ating mababasa, mga kaibigan at mga kapatid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ito po ang tunay na pagkaunawa, mga kapatid. Yung makilala po natin ang banal na Diyos. Yun pong tayo'y sumunod sa kanya pong mga utos. Yan po naman ay sa pasimulaan niya ng karunungan. Yan din ang binabanggit sa atin sa Ecclesiastes 12, kapitulo Ecclesiastes 12, mga talatang 13 hanggang 14, na mababasa naman po natin ang ganito. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun, ang tunay na pagkatakot sa Diyos, oh, ang tunay na may karunungan, sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya nga doon pa sa isang talata, mga kapatid, ng awit 111, talata IGs, ganitong ating mababasa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos at ang kanyang kapurihan mananatili magpakailanman. Kaya nga ho mahalaga, mga kapatid, yun pong pagre-relihiyon. Sapagkat dito naibabalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Isa pa sa ibig sabihin ng salitang relihiyon, mga kapatid, mula sa salitang Grego na treskia. Nang ibig sabihin ay mababasa po ninyo doon sa isang talata ng Santiago, kapitulo 1, talatang 27, na tumutukoy sa pagkakawang gawa at sa kabanalan. Na makikita natin, 12-14 ng Hebreo, kapag wala ang kabanalan sa ating pong buhay, ay hindi rin tayo maliligtas. Kaya mahalaga po yung pagre-reliyon, mga kaibigan, mga kapatid. Dito, pinapagimpino ang mananampalataya, nagkakawang gawa, sakop po ng salitang reliyon. Kaya sabi rito, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. Charity pong ibig sabihin po niya. Pag-ingat ang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan, holiness o kabanalan po, ang tinutukoy po riyan. Kaya nga ang paanyaya sa atin, mga kapatid, 3:19, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Ayun. Kaya nga sa Biblia, mga kapatid, kapag pinag-uusapan po ang malaya, ganito ang ating mababasa. 1 Corinto 7:21-22.
ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin yon. Ngunit, kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin, noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Ayun, pumapasok ko sa tang malaya, ano? Gayun din naman, ang taong malaya, nang siya'y tawagin ni Kristo, ay naging alipin ni Kristo. Ayun, ang isa pong tunay na malaya na merong sapat na kaalaman sa paglilingkod sa Diyos, nagpapaalipin sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kagandahan ng pagiging alipin ni Kristo natin kay Kristo, hindi katulad ng pag-aalipin ng mga tao sa sanlibutan. Dito, kapag alipin ka ni Kristo, bibigyan kanya ng kapahingahan. Bibigyan kanya ng karangalan. Aalisin kanya o ilalayo kanya sa kapahamakan. Ito yung kagandahan. Pag tayo alipin ni Kristo, puproteksyonan tayo mga kapatid sa anumang sulo ng kaaway mga kapatid. Oh? Kaya dito mga kaibigan, no? Isa pang talata, 6:22 ng Roma. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo, ito na po yung tunay na malaya. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos ay natamo, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Ayun, napakaganda ho, ano? Ang tunay na malaya na siyang alipin ng Diyos at alipin ni Kristo, ikapagtatamo po niyan, buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na malaya. Yung tayo'y maging malaya sa kasalanan, maging malaya sa takbo ng sanlibutang ito. Kaya sabi ng Roma 12:1, mag-iba kayo ng pag-iisip. Ano? Huwag kayong sumabay sa sanlibutang ito. Ano? Sapagkat ang nais ng Diyos, mga kapatid, maging malaya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, ano? Ayan. Isa pang talata, mga kaibigan, mga kapatid, ano? Doon sa Roma, 16, talatang 18, bagamat, oh, may mga taong ayaw pasakop sa ating Panginoong Jesucristo, ganito ang ating mababasa. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasarili nga ngarin. At sa pamamagitan ng kanilang maganda at matatamis na pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Pasinin po ninyo ang talatang ito, mga kapatid. Yung ayaw hong maging alipin ni Kristo, sabi rito, sila ay sumusunod sa kanilang makasariling hangarin. Ayun, kaya ayaw ho nila paalipin sa Diyos. Ayaw paalipin kay Kristo na siyang tunay na kahulugan ng salitang malaya. Ayan, kaya makikita po ninyo mga kapatid, napakahuhusay din po nilang manalita, mangusa. Dumarami din po sila eh, mga kaibigan. Yun, kasi nga, ang gusto nila, sariling hangarin. Ayaw magpasakop sa ating Panginoong Diyos, ayaw maging alipin ng Diyos, ayaw maging alipin ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na kahulugan ng salita pong malaya. Ano ho? Yan. Kaya napakaganda ho ng mga ng pag-aaral ngayong gabi. Ngayon, natanong ho sa atin, ano? Ah, natanong natin, no? Ay itinatanggi ba o kinikilala ba niyang Kristo ang ating Panginoong Jesucristo? Ay maliwanag po ang ating narinig, no? Kinikilala niya sa isang bahagi, metaphorical. Pero sa isang anyo ng literal, hindi po niya pinaniniwalaan. Ano ho ang sabi ng Biblia? Unang Juan 2:22. Ganito ating mababasa. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ayun. Oh, sino daw po ang sinungaling? Yung daw pong tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito po ba ay literal o metaphorical? Literal ho ito, mga kapatid. Sapagkat walang ibang isinugo sa ikaliligtas, ikatutubos ng tao, malibang ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang Kristo ng Diyos. Kaya dapat po natin kilalanin
bilang isang literal na Kristo o pinahiran ang ating Panginoong Isokristo. Siya po ang magdadala. Siya po ang magliligtas sa atin. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating first speaker. Dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. At advice ko lang dito sa ating stage na ito, pwedeng magtanong kahit na ano, kahit nilatag man o hindi, basta pasok po sa topic. Ayan. So, 7 minutes para sa iyo, bro, Umbril. Time start. Tanong. Okay. Okay, di ba kanina sinabi ko sa inyo, paano nyo malalaman ang tao or let's say yung mga kasulatan na may mali, eh paiba-iba ng ano. Ano ang sinabi sa Micah tungkol sa kagalitan ng Panginoon? Pakiulit po. Pakiulit. Ano sinabi sa Micah 7:18-20 ng salita ng Diyos? Kung gano'ng katagal ang kanyang kagalitan, kapuotan. Mika 7:18? Sabi rito, sino ang Diyos na gaya mo na magpapatawad ng kasamaan, pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana, hindi niya pinipigil ang kanyang galit, magpakailanman. Ay, ito rin okay. Yung sagot natin ho kanina. Okay, sa Jeremiah, ano ang sinabi? Sa 17:14? Jeremiah 17:14. Iyong pagalingin ako o Panginoon at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ay aking kapurihan. Ay hindi po ito kumukontra kapatid doon sa una nating binasa. Oo. Doon pa lang contradiction na. Pwedeng mali ako. Sige. Pero sa iba naman sa ang Diyos ba ay nanunukso? Ang Diyos ay nanunukso? Pakilatag na lang po mamaya kasi out of topic po tayo. Dito po tayo sa religion. So, this is religion because this is a contradiction of the Bible. Like what I said sa Genesis 22. Anong nakasulat doon? Objection, Mr. Moderator. Kung patutunayan po na kontra-kontra ang Biblia, dapat ang topic nasa Biblia. O, nasa patutunayan Biblia. Niya dapat Biblia na ang Biblia kontra-kontra. Nasa religion po tayo. Nasa Biblia. Okay. Nasa Biblia to. Kasi so, Umbril, anong counter-objection mo muna? Okay. Sa Genesis 22 kasi, sinabi rito yung na ang Diyos ay nangyari yung pagkatapos sa mga bagay na ito, sinubok ng Diyos na si Abraham sa kanyang sinabi. Mm-hmm. Abraham, yun nga bro, anong counter-objection mo doon bro? Sinabi niya. Contradictions of the Bibles. Contradictions of the Bibles. Okay, ganito bro. Sinasabi nga ni bro Fernando na ikaw ay out of topic ba? At kahit pahintulutan ko yung tanong, okay. Ay hindi pa din niya sasagutin yan. So, resume tayo. Next question na lang tayo para tuloy-tuloy tayo. So, proceed. 5 minutes and 8 seconds. Tanong. Okay, yung flood sa Genesis, gaano katagal? I think walang kinalaman po sa kung may relihiyon, kung kailangan ba ng tao ang relihiyon o hindi yung bahang gunaw. Next question po. Okay, kasi dito ako bumabasa ngayon ng mga talata at sinasabi ko. So, balik tayo sa mga ordinaryong tanong na lang. Dahil alam ko, ma'am, medyo ano. So, katulad anong kaligtasan para sa inyo? Yan. Ang kaligtasan ho, ito ho yung ang tao ay mapupunta sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy, upang ang tao ay wag makaranas nito. Mababasa natin sa 1:16, kailangan sumampalataya ng tao sa ating Panginoong Kristo sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan at hindi na siya parurusahan doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Sige. May sinabi ka sa akin kanina na ano yan yung huwag kang sumabay sa sanlibutan. So, ibig sabihin nito, ano ang ibig sabihin ng sanlibutan? Opo. Yun po ay tumutukoy sa mga maling gawain ng sanlibutan. Doon po tayo, hindi ayaw ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon
may handog natin yung ating katawan na isang haing banal, buhay, sapagkat ito, yung kaaya-aya o angkop na pagsamba sa ating Panginoon. Ibig sabihin, halimbawa, hindi tayo pupunta sa mga warehouse, yan. Something like that. Okay. Marami bang may reliyon dito sa Pilipinas kumpara sa wala? Hindi ko po na-check sa datos kung sino ang mas marami sa kanila, pero akin nakikita, higit na mabuti ang pagre-reliyon kaysa sa hindi pagre-reliyon. Sapagkat sa pagre-reliyon, kailangan nating manumbalik sa Diyos. Define purity. Purity? Sa Biblia, kapag sinabing purity, tayo po ay nilinis ng ating Panginoong Diyos. Isaias 1:18, gaano man kapula ang ating kasalanan, kaya niya itong patingkarin na tulad ng niebe. Yun po ang isa sa mga binabanggit doon. Kadalisayan. Diyos po ang gagawa dyan sa atin. Saan sinabi sa Biblia na tayo ay may kamalayanan? Kamalayanan? Ay, doon pa lamang sa aklat ng Eneses, meron ng binabanggit doon na ang tao may kamalayan, no? Sa pagitan ng pagpili ng mabuti at masama. Tawag po dyan free will. Yan po yung nababanggit na mula sa luma hanggang bagong tipan. Sa tingin niyo, binigay ng reliyon ang free will kung sumunod kayo kay Kristo? May dalawang free will na iniaalok sa atin. Free will mula sa Diyos at free will mula sa Diablo. Yung free will na mula sa Diablo, gusto niya yakapin natin sa libutan, samantalang ang sa Diyos naman, yakapin natin ng kabanalan at tayo magpanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magiging ligtas sa kasalanan. Ayun, ang dulo niyan, buhay na walang hanggan. Doon natin gamitin ang ating free will. Okay. Kasi pang mga tanong ko, sa tingin ko i-reject mo ito, ano? Yung mga contradictions sa Bible, kaya ako medyo natagalan. Opo, basta wala po sa paksa, re-reject natin. Actually, nasa paksa yun kasi this is the whole contradictions of the Bibles. But it's okay, respect. Okay. Sige. Pag sinabi niyong tapat, ibig sabihin hindi nagsisinungaling. Tama po ba? Yes, dapat po. No? Kapag tayo po ay tapat sa Diyos, wala tayong ikukubli. Yan ang pinakamagandang term. Sino ang pinakatamang reliyon sa dami ninyo? Ang pinakatama pong reliyon, yung reliyon ginawa ng ating Panginoon. Yung paraan kung papaano muling maibabalik ang tao sa Diyos. At yan po'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang tamang reliyon. Okay. May founder ba ang SBA? Meron po ang ating Panginoong Hesukristo. At sa mga sa local naman, isa po riyan ang kapatid na Ellen G. White. Okay. So, tama po ba ang salita sa Biblia na mata sa mata, ngipin sa ngipin? Ay, opo. Yan po yung umiiral sa lumahong tipan. Pagdating po ng bagong tipan, yan po ay binago na, hindi na po pinasusunod po yan. Sapagkat meron ng takdang panahon ng magiging kahatulan sa lahat ng mga manunuway. Yan po'y pagdating ng kaduluhan ng panahon sa araw na ng paghuhukom. Okay. Sinabi ba dito sa Biblia na ano to, na wala ako? Time na, okay. Time na. Thank you, Sir Ombrel. Okay, so dyan po natatapos ang ating second cross ng negative. So dadako na tayo sa ating 10 minutes na rebuttal ng ating negative. 10 minutes, Bro Ombril. Second speaker, okay. Rather. So Bro Ombril, time start now. Sige, binabati ko ulit si Idol Fernando. Miss mo rin niya to. So ito naman, ang sasabihin ko kanina tungkol sa contradictions ng Bible, ay hindi niya naman niya nasagot. Actually, doon pala sa Galit, sa Micah 7:18 at sa Jeremiah,
magka-opposite sila. Hanggang kailan ba magkatapos ang kagalitan ng Yahweh, ang Diyos? Ang salvation din, magkakaiba rin yung osas na lang natin pinag-uusapan. Always the same. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Kasi puro contradictions to. Kaya nagkakagulo ang tao. Ngayon, ang tunay na una, wala pa itong book, detalyado. Bakit ginagawa niyo yung metaphor lahat? Kaya hindi nila alam kung sino yung literal dito. Sabi ba yun, literally, Bible was really wrong. But metaphorically, may sinasabi itong tama. Kaya sinabi ko kanina, ang sumama dito sa karamihan daw, sinabi niya, huwag kang sasama sa sanlibutan, ibig sabihin, there's only few people who can see the truth. And that is us, the one who get out of the loops. Because we could see always the truth already. That this religion always tell lie. Sumama kayo doon sa konting makitid na daan, sinabi ni Kristo, handa kayong sumama sa akin, handa kayong iwan ang lahat. Ibig sabihin, pagiging tunay yun. Reality, pagiging purity. Kaya tayo, kaya nagpapako si Kristo, this is all just metaphoric words and this is not literally true. Kaya maghahagilag tayo man ng napakaraming basis, kaya debatable to because that is not true. Everything that is debatable, there is something fishy going on. Okay? Sinabi dito yan. Bakit? Kaya nga pinako eh. Pinako, pangako. Pinako, pangako. Hindi nyo napapansin? Bakit ganun mga salaysay ni Kristo? At ang unang-una rito, si Kristo, ang Bible po ay ginawa po to sa likang isip ng mga isang artist na katulad ko, manunulat. Bakit ko sinabi ito? Ito ay sa larangan ng sining. Hindi po to makatotohanan in a reality world. But this is a real thing inside my dome, the frequency inside my thought, ganun din sa artist na nagsulat. Paano ko nasabi to? Bukod sa ako isang manunulat, at sinabi dito ni Kristo, I am the reflections of everyone else. It means, I write this book alone. All character is already here. It is me who wrote it, the real Christ itself. Sending a good messages to all of you guys. Sinabi niya, I am the reflections of everyone else only in Malaya. Sa Malaya niyo lang ito, baka maririnig ako ganito. Sinong may diwa ng Diyos? Ba't pumapasok sa utak ko ito? Ba may nakita ba kayo ganun? Paghuhugas ng kamay ng Romano, pinakita na rito kung sino mga anti-Christ, anti-truth. Kaya naghugas ang Romano ng kamay. Eh, ito yung mga nagmamalinis. Sinaksak ng Romano si Kristo. And yet, sabihin ninyo, he's a hero after killing him. That is all metaphoric word. That is not real. Why? Because until now, it's debatable. Because if that is a true things, that is not already debatable. Diba? So sinabi dito sa Bible, lahat ng mundo, sangkatutak na verses. Bakit? Kailan ba nalaman ng mga taong nag-aaral sa Biblia ang different kinds ng shapes? Yung uri ng ng shapes. Hindi niya sinabi. Sinabi niya dapat yung geometrical, let's say, yung ordinary shapes, at saka yung abstract. But if you're going to read the Bible, it's always flat. Metaphorically. That's why I understand it. And most of the people will not going to accept this one. Bakit? Historically ba? Naniniwala ba tayo na flat ang mundo? Yes. Ayan, basihan natin. Whole book of lies. This book of lies. You believe in those things that you don't see. Nagkaroon kayo ng reliyon na hindi kayo, ano? Tapos bibinyagan kayo. You know, the real meaning of baptismal will always be yung pagkakilala mo sa sarili mo, and that is the real thing. Given name was the real thing. Lahat ng religion, period ako dyan. Kaya nabuhay ang Malaya para paunawa sa inyo kung anong ibig sabihin na nakasulat dito sa Biblia. Alam mo, matagal na pumapasok to sa akin sa isip. Bata pa lang ako. May question na ako. Sasabihin niyo hindi nanunubok ang Diyos. Bakit ilang beses niyo sinubok siya ano, magpapakayin ng ano, ang kanyang anak? Lahat ba rito panunubok? Hindi. Kung tunay niyong mahal ang inyong anak, unang-una, hindi niyo dinala si Satanas daw ang mismo sa Garden of Eden. This is all metaphor.
Wala namang tunay na ganun sa physical. Snake will always be the power. Medicine kills, medicine cures. So, ito, maaaring maraming magagalit sa akin dahil ako'y nagbubukas ng mata ng tao. Kaya na po bahala humusga sa akin. Sa sinasabi ko sa inyo, katotohanan man ang sinasabi ko, maaari ako mali para sa inyo. Eh, kaya na mismo tumingin sa sarili niyong mata. Yan ang sabi ko, do not believe in me guys, believe in yourself. I was just going to show you the methods how to see the truth. And that is education. It will always be the education. Kanina tinanong ko siya atin ko sa mga, ano, yung mga salvation, tama yung sinabi ko, the basis of all religion will always be fear. Matakot ka sa Panginoon, takot ulit, ilang beses binanggit ang takot. So, sabi ko sa inyo, ang fear, pag sinabi natin, fear will always be lack of understanding. So, saan na mo ka lang sasababasahin kung ang Biblia, definitely, kukulangin ang oras natin. Sa damsan damukal. Yan, may nagtanong sa akin na magre-rep, ano ko? Nagtanong na ako kanina tungkol sa mga contradictions sa Bible. Marami po masasabi ang malaya dyan. Aminado ko, hindi ako kasing galing ng mga tunay na nag-aala sa Biblia. Pero, isang salaysay na iintindahan ko kaagad. Sinabi dyan, Diyos ay words. Every time I talk about the understanding, sa lahat ng mga nakadebate ko, walang sumasagot. The real meaning of understanding is when you can literally explain things. Literally explain things. Kung sa'yo damalin pa doon, you will use the equations. Okay? You're going to use the equations. When you know the synonyms and the antonyms of the word itself, and you know the real meaning of, and the real meaning of the your subject, the characteristic of it, then you will understand these things. Hindi nila tinuro dito. Words, sinabi nga, God is words. Words. Napaka-importante ng salitang iyon. Hindi nabanggit ni ng kaibigan ko si Camacho. Ako, hindi ko sinasabi yung sinungaling itong kaibigan ko. Kasi yan ang kanyang paniwala. Hopefully magising siya dahil mahal ko rin to. Idol ko to. Hindi ako nabibiro. No? Sabihin nyo na, kung nagsakakasala, ako may kasalanan, eh, turo nyo na ako. Bakit ako maharap kahit ako mag-isa? Ang kapal naman ng mukha ko. Kasi ba katapang ako? Hindi. Kasi nasa akin ang katotohanan kahit ako mag-isa. At alam ko magsisilitawan lahat ang malaya dyan. Pagtatakalo ko basta sa mga ano, yan ang nagpapasira sa buong mundo. Ang kasinungalingan niya ng tunay na Satanas. Yan ang nagbibigay ng malisya sa atin. Ang reliyon ay nagbibigay ng malisya. Kaya nga sinabi ni Kristo, no, kapag when you have yung freedom, pag kayo ay sumama sa kanya, bakit? Ano ba yung freedom? Sinasabi niya, katotohanan. Truth, being pure to yourself. Yan, hindi magiging matalino kayo pag ganun. Pag kayo nagiging mangmang, nagiging ano kayo? What do you call this one? Malisyoso. Parang nagsato na sa akin tungkol sa mga talata. Baka magulit kayo. Pag ako bumasa ng talata, magagalit ang mga religyoso. Pero pag kayo tumasa ng talata, huwag tuwa kayo magtuturo ng pagkakamali. O di malisya. Kaya nga malisya. Hindi nyo kayang ituwid. Yan ang katotohanan. Selos. Iba yun, sasabihin nyo kasalanan ng selos. And yet, your God is a jealous God. How come you going to call God Alpha and Omega, the one and only, and yet, He's a jealous God. How come you going to call Him a loving God when He get angry with you? Tatapong kayo sa dagat-dagat ang apoy. Dagat means populations of the people here. Blood means humanity. Fire means kaunawaan, kaliwanagan. The Holy Spirit means real thought, intelligence. Real inspirational thoughts that I will going to share to a lot of people. That's the real meaning of the Holy Spirit. Pag tinawag niyong Holy Ghost, ghost na yun. Physically, you cannot do it. It means we are lost. And yet, sasabihin niyo, salvation to all the religion. How can I become saved when I don't understand things? Okay.
Okay, so that is Umbril sa kanyang rebuttal at 7 minutes kay Bro Fernando sa pagtatanong. Bro Fernando, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong, Sir Umbril, sino po ba ang dapat na masunod? Tayo po ba o ang Diyos? Well, ang diwa ng Diyos. Pagtanggap natin. Okay, pakiulit po. Sino po ang dapat masunod? Tayo po ba mismo o ang diwa ng Diyos? Diwa ng Diyos. Pag ginamit na natin at binuksan natin na ating kamalayanan, papasok siya. Acceptance. Okay, paano po niyo susundin ang diwa ng Diyos? Okay, first of all, be open, be wise. That's why Jesus Christ knocks on you. Bukas. Okay, halimbawa, sinabi ng Diyos, sumampalataya kayo kay Kristo. Sinusunod niyo ba yun? Aba, makikita natin ang katotohanan sa ating sariling diwa. That's why God gave us our own thoughts, our own senses, so we could see the truth. Buksan natin ang ating kamalayanan, makikita natin ang tunay na utos ng Panginoon, ng Diyos mismo. So, sumasampalataya po ba kayo sa ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas? Yes or no? Opo, sa tunay na Diyos. Okay. Kung sumasampalataya kayo sa ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, ibig sabihin, tinatanggap nyo na Jesus ang siyang Kristo. Tama po ba? Sa ibang pamaraan, katulad ng sinabi ko, yes. Why not? That is the truth. Bakit po? Meron pa po bang ibang paraan? Yes. Like what I said, dito sa Bible lang ang basis natin. What is the first word? Ay, sorry. Ikaw nga pala nagtatanong. Sorry. So, sinabi kasi dito sa Biblia, no, na handa kang iwan ng lahat para sumama sa kanya. So, iniwan ko lahat ng mga peke, tinapong ko lahat. Kaya sumunod kami. Okay. Kayo po ba ay mayroong iglesyang kinabibilangan? Opo. Ano pong iglesia ang inyong kinabibilangan, kapatid Umbril? Sarili kong katawan. Okay. Yun bang... sorry. Okay. Kanya ko na itanong, sapagkat ang sabi ninyo, sumusunod kayo kay Kristo. Ang ating Panginoon sa Kristo ay mayroong iglesyang ginawa. Kaangkop ba kayo o kasapi ba kayo ng iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo? Opo. Kaloob-looban. Okay. Sabi po ninyo, kabilang kayo doon sa iglesia at yun ay kayo mismo. Tama po ba? Opo. Okay. Next question. Alin po ba ang dapat pasukang iglesia? Yung katawang kayo mismo o yung katawan ni Jesucristo? Pumasok ako sa katawan ni Kristo, pinapasok ko na nasa kaloob ko na. Okay. Meron ba kayong iba pang mga kamembro na bahagi ng iglesyang itinayo ni Kristo? Well, ang malaya po ay nakikipagkaisa. So, nagiging isa kami. Okay. So, kung meron kayong iglesia, ano ho, ilan na po ang inyong kabilang? Eh, hindi ako marunong magbilang pagdating sa membro dahil kusang loob ito. Oo. Bahala. Kaya nga, malaya. Meron ba kayong 10? Meron bang 20? Lagpas. Siguro. Lagpas na yun. Okay. Ano ang tawag sa iglesia kamo na inyong inaniban? Well, kung anong tawag nila sa sarili nila, bahala sila. Kaya mamalaya tayo eh. Sino ba ang sorry. Go ahead. A given name is very important to ourselves. And that is the real meaning of baptismal.
we were baptized with fire, the Holy Spirit itself. Mararamdaman ninyo ito sa tamang panahon kapag kayo ay tinawag na nating hinog. Okay. Sino ba ang magtatagubilin sa kanyang iglesia? Yung tao ba o si Kristo mismo? The Holy Spirit, the real Spirit, kamalayanan. Okay. Nabanggit na po ninyo yung Holy Spirit. Ito ba isang persona o isa lamang kapangyarihan? Ito ay ang tunay na diwa, kaunawaan. Yung po bang Spirit na binabanggit ninyo, yung bang Holy Spirit ng Biblia o kaisipan lamang ng tao? Ba, hindi lang ito sa Biblia, ito ay mararamdaman natin. Kaya nga may tinatawag tayo na hati, papaunawa ko rin ito sa mga spiritual group. The meaning of the real Spirit will always be in our thoughts. The mind okay. Itself. Sabi po ninyo, ay sa pamamagitan ng Espiritu. Gusto ko maunawaan, yun bang Espiritu na binabanggit ninyo, yun bang Espiritu Santo na Diyos, o yung Spirit as in kaisipan lamang ng tao? Like what I said, metaphorically, Bible was right. At saka ito'y sinabi. Sinabi ito ng binaba ng mga ng Espiritu dito sa mga 12 apostles as well. And this is the wisdom itself. Okay. Lipat ako. Doon sa pagkapako ng ating Panginoon sa Kristo, nabanggit po ninyo na ito ay metaphor. Ano? Metaphor. Eh, bakit hindi kayo naniniwala na ito ay nangyaring literal? Because it's until now, it's debatable. Bakit nag-debate tayo sa isang bagay? Kasi ito ay gossip. Pero metaphorically, iba ang kanyang kahulugan dito sa pagkamatay niya. Okay. Ano ang inyong katunayan ng ating Panginoon, Jesus, ay hindi namatay ng literal? Meron ba kayong any evidence? Yes. Yes, yes. Same pattern. Time na. Okay, sa bagong pasok, no? Kay Junius, pakimute mo na, bro. Okay, so dadako tayo sa ating final conclusion. 5 minutes. At bago yan, magbabasa tayo ng konting comments. Okay. So, sabi ni Chris Mendoza, nasa pool mo, Umbril, religion poisons everything. At yan naman talaga ang totoo. Yes. At sabi naman ni Antukin, I love you, Umbril. Oy. Naksa. Ibang okay. Klase. Sabi ni Luis Voltaire Garcia, ang root ng religion ay ang... Sabi ni Court Rasulana, sabi ko naman sa iyo, bro, Umbril, maganda ka ng... Okay. Sabi ni Ronzen de la Cruz, merong reliyon, dalisay, panga, Santiago 1:27. Promise, sabi niya. Sabi ni Court Rasulana na maging malaya, ngunit sumunod ayon sa aklat na nilikha ng tao ng sanlibutan. Sabi ni Edward de la Santos, dapat ang paksa ay inerrancy ng Biblia kasi yung madalas niyang tinatanong, kaya out of topic si Umbril. Sabi ni Court Rasul Luna, nagmula lahat sa paganismo. Ha ha ha. Ayan, so 5 minutes para kay Umbril. Ayon sa ating nakagawian, mauna yung ating second speaker. 5 minutes, final conclusion, bro Umbril. Unmute ka, bro. Unmute ka. Okay, sorry. First of all, nagpapasalamat ako sa inyo, guys, especially kay Camacho. Ever since, matagal na kami dapat ng debate nito, ay nagkakausap, ay nagkahiyaan, naging mapagkata kami. Nagkahiyaan, para lang matuloy. No? So, yeah, ako, aminado ako, idol ko to. Yan, alam niya yun, natutuwa ako, nakasama ko to.
So para may remembrance kami sa isa't isa, yan ang habol ko. Naniniwala po ako, the greatest treasure here in this world will always be the memories. Kaya ako ay kahit paano, sa pagkakataon nito, magkasama kami ni Fernando. And that is the truth. Sana magkakita kami balang araw. And I will still embrace him, even though we got a different belief. Kaya sabi ko, ang tunay ng malaya, will always be let go in everything. You have to let go in everything. Kaya sabi ko, acceptance. Ang pinakamahirap ko sa aking ginawang batas na paano maging matalino ay ang pagtanggap. Because the real acceptance is the hardest thing to do. Yung evidences natin, minsan di natin matanggap to sa ating mga kultura. At ako'y naniniwala, ang tunay na pagmamahal ay ang tunay na unawa, pag-ibig. Kasi once you already love things, we'll try to understand it. And how come a lot of people, they were talking about love, understanding, yet they don't know the real meaning of understood. They want to be understood. Maligtad pala. They want to be understood. That's why the reason they don't know the real meaning of understanding. Well, and yet they're talking about love. Simple lang yan. Sinabi ni Cristo to. Metaphorical rin yun. Kaya nga binago niyo yun. Love one another. Yan yung sinasabi ko. Ang ganda na sinabi dito sa New Testament, especially New Testament. Yan, napakaganda ng Biblia kung di unawain nyo metaphorically. They've been sending this message a long time ago. Pero hindi po ito mangangalaga na literally right. Maybe I am wrong. No, that's a different topic. I could really explain those things. Why? Pero kung sumunod kayo talaga sa Kristo, yung katotohanan. So, ang pagmamahal lang naman ang sagot dito para tayo magkaunawaan. How come? Ang religion, they always talk about fear. It's not the real education. Nagtuturoan tayo ng kamalian ng iba. Hindi tayo nagagabay. Ang malayo po ay isang gabay. Yan. Ako po ay napakaligaya ko pong makasama na ito si Brother Camacho, ano, na makausap ang gabing to yan, sa larangan ng Debaters Conventions. Sana po inyong tangkilikin. Ito po ay sa larangan ng edukasyon para po tayo ay magkaunawaan lahat. Yan. So, do not misunderstood me, guys. But it really depends to you guys if you're going to hate me. I will still stand for it, whoever I am. Because this is the real me. Ako po to. Ako yung sasalita, tunay na malaya. Nasa inyo po ito kung ako itatanggapin ninyo o hindi. Handa po akong tumayo kahit ako ay mag-isa. Yun ang tunay na naniniwala at naninindigan. Yan. So kahit wala po yan sa bilang ng dami, nasa katotohanan yan. Sana po tayo bilang isang tunay na tao, kung sumunod kayo kay Kristo, huwag tayo basta magpapahulag. Kung yun ang tingin nyo na si Kristo ang inyong Diyos, sundin nyo yung sinabi niyang katotohanan, ang katotohanan ng aking sinabi. Nandoon na yun, magpakatotoo lang tayo. Napakahirap po magpakatotoo, guys. Hindi nyo basta-basta matatanggap to. Napakahirap po maging tunay na malaya. Ang pagka, every time you're going to tell about the truth, people will hate you. Marami po talaga mawawala. Sinasabi ko po to sa aking puso na kung handa kayong harapin ng katotohanan, tunay kayong tunay na matapang. Nasa inyo ang tunay na Kristo dahil ang gawa sa kamay ng tao ay hindi tunay na iglesia ni Kristo. Saan ba nananahan ng Panginoon? Metaphorically sinabi ito sa Bible. Nananahan ito sa hindi gawa ng kamay ng tao. It means tayo yun. Bakit sasama kayo dun sa lahat ng reliyon? Ngayon, kung gusto niyo naman mga nandito naman yung pwede naman ako maging gabay nyo. Nasa sa inyo rin naman yan kung hindi nyo ako tatanggapin. Hindi naman ako naniniwala. Wala naman pakialam doon. Kaya nga sabi ko, our greatest treasure will always be the memories. Namamahagi lang naman ako ng katotohanan. At ang malaya po ay hindi isang reliyon. Nagbubukas lang po ito ng kamalayanan na sa inyo po ito. Everything the Bible says, I can literally explain it. And we can do it physically. Hindi basta chismis. Sasusunod lang ba tayo sa isang bagay na wala tayong patunay? Just because marami sila. Hindi po ba ang gossip napakarami, ang bilis kumalat kaysa sa katotohanan? Ayun, salamat.
Okay, so that is Umbril sa kanyang final conclusion. 5 minutes naman kay Bro Fernando. Your time start now, bro. Okay, thank you po. Isang malaking karangalan na makausap sa ganitong sistema ang ating pinagpipitagang kapatid na Umbril. Ano ho, yan. Napansin ko lang ho mga kaibigan sa stand ng kapatid na Umbril sa kanyang presentation at sa bawat pagsagot medyo madulas, ano, parang palus, no? Parang nagsasayaw-sayaw yung hindi mo mako-corner, ano? So, ganyan katalino kapatid na Umbril. Ano ho? So, and nakita ko din, mga kaibigan, na sa pinipresent ng kapatid Umbril, ang tinututulan niyang reliyon, yung samahan ng mga pananampalataya na naglipa na sa sanlibutan ito. Ano ho? Hindi talaga niya tinututulan, no, yung relihiyon na akin pong itinatayo, yung relihiyong ginawa ng Diyos. O, kasi merong relihiyong ginawa ng tao, meron namang relihiyon na ginawa ng Diyos. Ang itinatayo ko po rito ay yung relihiyon na Diyos ang gumawa na sa termino nga itong Latin na religare o muling pag-uugpong at naganap po yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Isa pa, yung relihiyon na nasa terminong Grego na Treskia na mababasa natin doon sa Santiago Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 27, ano? Patuloy. Ano? So, ito ay hindi tinututulan ng kapatid na Umbril. So, meaning, ay nanatili tayong nakatayo rito. Ano? At ang nagiba rito, yung man-made religion, hindi yung God-made religion. So, maliwanag po yun, mga kapatid. Kasi nga, doon sa God-made religion, mga kaibigan, hindi ito kumakahulugan na ito'y isang kulto. Ano ho? Yan, kaya nga hinanapan natin ng dictionary kanina o ng literature kung saan mababasa na yung religion, especially yung religion ginawa ng Diyos ay cults. So, wala hong mababasa. Pero sumasang-ayon ako kay kapatid na Umbril, yung man-made religion, karamihan po talaga dyan, ay cults. Okay? Kasi nga, gawa siya ng tao. No? Ang atin dito, yung relihiyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, pang ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung tayo isasampalataya sa Kanya, ano ho, at ihingi natin ang tawad yung ating mga kasalanan, ay ibabalik tayo sa muli nating sa ating relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Ito po yung relasyon na dapat na makita ng mga tao na dapat nilang papanumbalikan. Kaya God made religion, ito po yung akin pong ipinipresenta. No, tandaan ninyo mga kaibigan, laging may counterfeit po yan. Ano ho? Sa Biblia, mayroong iglesia ng ating Panginoong Kristo. Ano ho, meron ding iglesia ni Satanas, lagi may counterfeit. Ano ho, mayroong paglilingkod sa Diyos, may paglilingkod din sa kay Satanas. Ano ho, mayroon ding I'm sorry to tell, no, na etong sa gagamitin ko, mayroon ding malaya, ano, sa panahon ito na pinanghawakan ng tao, mayroon ding tunay na malaya na binabanggit sa Biblia. Ang tunay na malaya, yung pong sumampalataya sa ating Panginoong Kristo na pinalaya sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, naging alipin ni Kristo. Ito po ang tunay na malaya. Kaya yung ibang malaya, counterfeit lamang ito ng katuruan ng Biblia. Ano? Ano pa? Yun. Meron, kita nun sa Biblia, may Trinity. May counterfeit din ho yan. Yun namang oneness. Tunis. Ayan. Meron ding isa pang counterfeit, yung osas, yung binanggit ng kapatid na Umbril. May osas ng Biblia, meron namang osas na mali. No? Ano ba yung osas ng Biblia? O, yung osas ng Biblia, minsan kang maligtas at kung hindi ka aalis kay Kristo, mananatili kang ligtas hanggang sa pagbabalik po niya. O, eh ano naman yung isang osas? Aba, kahit tumalikod ka na, iligtas ka pa. Arong, mayroong mga counterfeit po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa pagkakataon pong ito, ang akin pong isinusulong, yun pong God made religion na kung saan ipinag-aanyaya sa atin ng Panginoong Diyos na sampalatayanan natin ng ating Panginoong Kristo. Oh, sa at humingi tayo ng tawad,
Nang sa gayon, sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil dito sa ang ayon sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang 17, ang sino man anyay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay, nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ito yung kagandaan sa pagiging alipin kay Kristo, sa pagiging alipin sa Diyos. Maraming maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang ating debate sa gabing ito. At hindi na pala gabi, no? Maga na. So, bibigyan ko ng tig 1 minute na pasasalamat. Unahin ko na yung first speaker natin, Bro Fernando. Okay, lubos po akong nagpapasalamat sa kabuuan ng Debaters Convention Group. Ganon din po sa kapatid na Russia, sa matsaganyang pagmo-moderate at pagre-record. No? Alas 12 na po, pero nakaantabay pa ang kapatid na Russia. Ganon din, siyempre, sa akin pong gwapong-gwapong katunggali ngayon, kay kapatid na Umbril, na di mo, tawag dito, na di mo masukul talaga. Ayan. Thank you, partner, at talaga namang saludo ako sa iyo. Kay Bro Alice, Javier, Simplicio, kay Banggaka, yan, kapatid na Kablaw, Ali Sultan, ano ho, kapatid na Di Matalos, yan, walang katalo-talo ito, Eduardo, kapatid na Rene, at sa ating guwapong kaibigan, kapatid na Ruel. Maraming salamat po sa inyo pong pag-support, hindi nyo kami iniwanan dito sa platform. Then, dyan din po sa comment section, thank you, marami sa inyo. Ano, subaybayan po ninyo mga kapatid ang aking pong programa, Back to the Truth Ministry. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po yan. Muli po, binabalik natin ang papuri sa ating Panginoong Diyos at pasasalamat po sa Kanya. Ganun din sa Debaters Convention Group. Maraming salamat po sa inyo lahat. 1 minute para sa iyo, Bro Umbril. Okay, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Siyempre, lalo na kayo sa inyong dalawa, dahil ako yung moderator, tsaka sa akin katunggali si Camacho, at sa mga nasa loob, siyempre. Salamat po ako sa inyo. So, ako po ay napakalaking bagay din po itong debaters convention sa akin. No? So, it developed something to all of us as debaters as well. So, ito po ay hindi po para makipagtalo, makipag-away. Ito po ay dinaan natin dapat sa edukasyon lahat. Iyan ang tunay na pagsubok na sinasabi ng iba. Tingnan natin kung ano yung ano magpupulot natin. Sabihin nila, kung ano yung ginawa kong kanta rito nga pala, kung nga pala yung gumawa ng Debaters Convention na ano, yayalay sa DevCon, totoo yung sinabi ko. Gawin natin edukasyon ang debate. Literally, ayaw maraming taong ayaw ng debate. Marami rin nagagalit sa akin. Wala naman akong pakialam. Kaya nga sinabi rito, no? Ay magalit kayo ng magalit sa akin. Sinasabi ko, wala akong pakialam doon. Edukasyon to. Diba? Ang debate ay sa larangan ng edukasyon, hindi to argumento. Diba? Magkaiba. Ibahin natin lahat yan. Diba? So, lahat ng mga kapatid ko dito, mga brothers ng Muslim dito, naging kaibigan ko po. Kahit ibang lahi, maniwala kayo, ang dami niyo magiging kaibigan dito. Natural, mga aasaran kami. Natural yan, magkaiba tayo namin. Pero we never took it personally. Yan. Ang kapayapaan po ay ang tunay na unawa. Magkaroon tayo ng kaunawaan sa pakikinggan natin ng lahat ng side view openly wise. Di ba? So, yung iba, dinidiscriminate natin porque iba naman tayo ng paniwala. Hindi po dapat ganun. Matuto po tayong makinig sa isa't isa. Maniwala po kayo. Kahit magkaiba kayo ng paniwala, nako, grabe kayo mag-aasaran, magyayak pa kayo pag nakita sa personal. Totoo yun. Dahil it's the Debaters Convention na to, marami akong kaibigan dito. Yan, sa mga nag-reject sa akin, nagsamali ako dito, nagulat sila kung sino ako. Wapak sa ako, magalit kayo dyan. Masa ako, masaya ako sa ginagawa ko. Yan, totoo yan. So, ayun, ayun lang, salamat. Salamat. Ayun, that is Umbril at yan po yung official na gumawa ng Debaters Convention music, no? At siyempre, gusto ko din i-promote yung kanyang, I think meron kang ano bro, di ba? YouTube channel yan. Ano nga yan? I have Malaya Music Magnet. Yun, Malaya Music Magnet. Ayan, nandyan yung Yayanik sa DevCon. Nandyan. At saka yung mga
original at saka ibang music ni Bro Ombril. So nagpapasalamat din ang The Beatles Convention sa lahat ng dumalo dito sa live, sila Kablaw, sila Simplicio, kahit gabing-gabi na at umaga na pala, hindi lang gabi. Ayan, at kay Bro Ali, kay Rene at kay Ali. So yun, napakagandang message, no, na pag pumasok kayo dito, magkakaroon kayo ng maraming kaibigan kahit iba't iba yung pananampalataya natin. Gaya niyan, si Ombril, isang malaya, Fernando Camacho, SDA, at yung moderator nyo, isang Catholic, at iba pa, si Bro Ali, isang Islam, at napakarami pa. So, si Simplicio, isang JW, ayan. So, yun, kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-contact sa Debaters Convention at ipapasok namin kayo sa mga group or mga call. So, yun, this is Admin Russia, Debaters Convention, we're out! Yeah, yeah, yeah.